blessed morning to each and everyone. Hihingi ulit ako ng ilang minuto ng inyong time sa panonood sa YouTube. Samahan niyo ako na mag-unbox ulit at magkukwentuhan tayo ulit sa aking upload na video. Syempre, sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Paki-hit mo na rin po yung notification bell sa baba para updated ka kapag ka may bago akong upload na video. Kapag ka gusto mong makipagkwentuhan sa akin, at higit sa lahat, kapag ka gusto mo ng panibagong atake pagdating sa paghahalaman, pagdating sa ating mga pets, mga buhay-buhay, at higit sa lahat, sa ating career o sa ating trabaho. Para hindi po kayo mabagot, sinisigurado ko na iniiba-iba ko ang ating pinag-uusapan. Kaya, habang nanonood ka ng aking YouTube video, bigyan mo po ako ng thumbs up o like, and then, pa-comment na lang, at higit sa lahat, pakishare naman po ang aking YouTube video. Dahil dito, gusto kong maaliw ka, dahil dito, gusto kong ma-entertain ka, at higit sa lahat, gusto ko rin na may matutunan ka mula sa aking ting video at sa aking mga munting ideas. Mga kaitechua, samahan nyo ako at umpisahan na natin. A few moments later. Ang alaman na ito ay galing po kay Boyet's Garden ulit. Ang aking mga masugid na taga-supply ng halaman po sa Sultan Kutarat. So, binuksan ko na kasi kade-deliver lang kanina. And pangatlong araw from JRS Express. Complete siya sa documents. Ayan. So, mapapansin ninyo ang aking t-shirt. Okay. Create your own way. Tapos meron pa siyang mga plants. So, parang sa gardening po ito. Create our own way. So, syempre, para tayo ay mag-enjoy garden. So, we are creating our own way. Dito may papakita mo ang art mo, ang mga ideas mo, at higit sa lahat, may babahagi mo sa ibang tao kung ano yung mga kailangan nilang malaman. So, actually, more on mind pre-plant ito. Alam mo yung kapag ka sa live selling kasi may sharer buds, yung mga ganyan. So, pwede po kayong mag-share sa mga groups. And then, pag may share buds kayo, may mga part doon pag nanonood kayo para hindi masayang yung panonood ninyo. Pag wala kayo pang masyadong budget, pwede po kayong mag-mind free sa mga plants nila. Plants po yung mga pinapa-mind free nila. At pag nauna kayo sa mind free o kaya sa nabunod kayo sa raffle, syempre ibibigay po nila yung plants na yun. Ngayon, kung konti pa yung na-mind free nyo o kaya sa nakuha nyo sa raffle, pwede nyo naman pong ipunin and para minsan na ang shipping fee. Ang pang-ship po rito, isa po ito, bilangin natin kung ilan yung plus na nandito, ito po ay 300 plus lang. So, sulit na siya. And to think, yung mga plants na nandito, tignan ninyo natin, i-compare natin at makikita ninyo na medyo sulit naman yung nakukuha natin na plants kung i-compare dun sa bibilin mo siya ng napakamahal. Ito po ay Diphenbachia. Ayan. So, Diphen po ito. Mind pre-plant din po ito ng ate ko. Nagre-range yung mga ganito sa ganito kalaki ha. Siguro mga around 500. So, ito yung next plant. So, ito yung isa sa napanalunan ko sa games. Ito ay Aglonema. Ito yung pang third. Syngonium, nakuha ko din mind pre-plant. So, ito yata yung free plant nila. So, ito yata yung pre-plant. Ito yung Snow White kasi more on siya sa green. Kapag ka medyo masyadong maraming maputi dito, masyadong puti, ito yung diamond. Yan isa pa to. Rare variety ito. Makikita ninyo. Parang ito yata yung naiwan ni ate na rare na na-mine niya. Namadali ko na siya kasi itong cellphone ko nagra-rise yung temperature, namamatay yung kanyang camera. So habang yung Calathea silver plate. Ayan, makikita mo yung backleaf, tingnan mo. Iba yung kulay. So yan. May sana naman na Aglonema. So, alam mo na huhumaling na kami sa Aglonema talaga. Ito mga more on sa mind free plant to ah. Pero itong Calathea kanina, ito na-mine ko siya ng 300 pesos lang. Ito na pong na-mine dito na kapag nire-research namin sa Google, hindi naman Monstera. Pero sabi nga nila sa Boyet, Rapidophora, Monstera, Rapidophora nga daw. Pero sa Google, hindi. Yan siya oh. Yan. Yan yung tubo niya. Tapos tingnan mo yung niya o style niya. Eto siya, ganyan siya. Oh. 'Di ba? Baka alam niyo yung tamang ID niya. So subukan natin 'to. Mukhang nagandahan lang talaga ako kasi kakaiba. Ayun siya oh, ang ganda. Yung mga words of wisdom ko, eto isusunod ko kasi meron pa tayong i-unbox na isa pa. So may dumating ulit na plant galing naman kay
Atenalas Garden via JRS Express mula sa Tacurung Sultan Kudarat ulit. Quick unboxing tayo kasi maliit lang tong box at saka ilang plants lang to. Mind free plants, more on. Samahan nyo ako at habang nag-unbox tayo ay magkukwentuhan tayo ulit. More on aglonimas, aglonimas varieties kasi talagang in demand ang aglonimas sa ngayon. Ano nga bang magandang pag-usapan natin ngayon? Dahil Webes, stay safe pa rin tayo. Siyempre, paalala ko lang, lagi po natin isipin physical distancing, wear your mask, and face shield. Sa public transport naman, please wag po natin ilagay sa baba natin yung mga mask natin. Kaya yung face shield natin, wag natin siyang gawing headband. Hindi po headband yan. Gamitin po natin ng maayos. Para sa safety natin, para sa safety mo, sa pamilya mo, yun lang po yung advice ko. So yan, so ang unang plant natin, ito siya. Para siyang may stripe-stripe, pero may yellowish siya. Nag-iisip ako kung ano na naman ang i-vlog ko. And kung mag-unbox ako kako, ano yung magandang topic? Kasi na-topic na natin lahat. So, meron na naman akong naisip habang naglalakad ako kanina. So, yan. So, ang layo-layo ng nilakad ko mula sa EDSA. Ang word ngayon is layo. Alam mo, napaka-importante pala yung word na malayo. Napaka-overuse yung salitang ang layo-layo, malayo. Ito yung pangalawang plant natin. Tingnan nyo, ang ganda niya. Ito yung Red Hot Lady daw. Yan. So, yan yung ano niya. Alam nyo ba kung bakit naisip ko yung salitang ang layo? Yung salita pala na yun, napaka-importante. Kasi kung tutuusin, lahat ng bagay malayo, layo tayo sa pangarap natin. Kailangan mong magsakripisyo bago mo maabot kung saan ka pupunta. Yan yung pinag-isa nila, may singonium at saka aglonema din. Ito, pabilog yung kanyang leaf or paoblong pala, rather. Paoblong siya. Ayan, meron siyang ano, may kismis nga lang. Ito yung singonium. Ito naman yung sinta. Kung titignan natin, yung pagitan ng langit at lupa, ang layo. Diba? Ang layo. Tapos kung hindi describe mo rin ang mahirap at mayaman, ang layo. And as usual, meron ulit tayong patalastas kasi nandito ulit ang aking baby dogs. Matatapos lang nilang kumain. Kaya nag-aamoy na naman siya kasi favorite niya talagang mag-amoy ng mga plants. Talagang yung malayo, ang ganda-gandang gawin at ang ganda-gandang i-example sa buhay. Kaya pala may salitang malayo, which is ang pagitan nga natin sa Diyos at saka tayo, malayo. Ang pagitan ng ating mga pangarap, malayo. Ang pagitan ng langit at lupa, malayo. Malayo din ang pagitan ng isang mahirap at mayaman. So, napaka-importante ng salitang malayo. Layo. May lalapit mo lang ito kung syempre magtatyaga ka para yung salitang malayo ay lalapit. Ito yung isa pang plant. Ayan. So, inaamoy niya. Ayan, dinilaan pa niya. Alam mo, mainit ang laway ng dog. So, kaya minsan mag-aan siya. So, ayan siya, oh. So, yan. Nag-yellowish na pinkish. Sa ngayon, eto na muna. A few inches later. Unang iriripat natin ito. Ito yung rare variety. Bagong main lang namin itong mga ito. Okay. Yan na siya. Lalagyan ko siya ng cocoa fiber kasi maulan para hindi siya ganun mag-stagnant yung water. So ito yung sinta. Parang propagation po kasi hindi masyadong madami yung roots niya. Okay, ito na siya. Laki-laki ng dahon niya. I-loosen lang natin itong cocoa fiber. Yan na. Alam nyo ba na pag nag-replant ka din pala ng halaman, eh may halintulad mo din ang paghahalaman sa buhay natin. Kasi kung tamang pag-aalaga ang gagawin mo sa halaman, lalaki itong malusog, lalaki itong madaming bulaklak, kung namumulaklak yan, at hindi siya ganun na mapayat or magiging lush siya. Tapos, dapat nasa tamang soil mixture or potting mix, tamang sunlight, ganun. Ganun din pala ang buhay. Ganun din ang buhay natin. Kailangan nasa tamang decision, at tamang pagpapasya, at ikit sa lahat, tamang kumbaga diskarte ang kailangan natin para maging maayos ang buhay natin. So, eto na rin yung isa. Malaki din. So, eto, yung isa pa. Sa paglilipat, lagi nyo pong isa sa isip yung ayusin nyo muna yung roots. Tapos, tingnan nyo yung ililipat nyo na plant. Baka merong mga suloy or baby bago nyo i-push kasi minsan nababalik. Okay?
actually, ang paghahalaman, meron akong vlog, nilagay ko na doon kung ano yung mga benefits, no, ng paghahalaman. Especially, kung magtataka ka, bakit biglang nag-boom ang gardening or paghahalaman sa panahon ng pandemic? It is a way na maibsan yung boredom ng tao o kaya yung kanilang pinagdadaanan. Kasi minsan sa kakaisip sa ating pinagdadaanan ngayon, sa buhay natin at sa buong mundo, talagang there are a lot of problems dito sa, hindi lang sa bansa natin, sa ibang bansa din, sa lahat ng aspeto, no? Tumataas ang mga bilihin, tumataas ang cost of living, ang hirap-hirap pag nagkasakit ka, and yung mga kabag-anak or siguro mga mahal sa buhay na naapektuhan ng COVID, at higit sa lahat, nasa heaven na dahil sa COVID. So, ito ay isa sa pinakamabisang paraan para, syempre, medyo gumaan ang ating pakiramdam at mawaglit natin ang mga nasa isip natin na worries, syempre. At pagkatapos ng gardening, alam nyo, nakakabuti din sa pakiramdam yung mag-isip tayo ng positibo at magtiwala lang sa plano ng Diyos para sa atin. Ito na yung green aglo. Ayan siya, ito yung green aglo. Ito parang may mutation, tingnan nyo. Sa ngayon talagang kailangan magtiwala lang tayo na malalagpasan din natin ang lahat. Magdadaanan natin. Maayos din ang lahat sa pamamagitan. Siyempre, alam nyo si Lord, ginagawa naman lahat ng yan. May mga dahilan. Tapos, alam naman niya kung ano ang karapat-dapat para sa ating lahat. Bawat isa sa atin, merong nakalaan. Bawat isa sa atin, may kapalaran. So, maghintay lang tayo. Huwag kang mababagot. Huwag mo, kumbaga, i-stress ang sarili mo at higit sa lahat. Huwag mo din namang madaliin si Lord. There are proper things, proper time, at proper places. Kasi kay Lord, walang late eh. Ito na yung isa. Ito na yung Snow White Aglo. Dun sa isang video ko for propagation, kapag ka, kayo po ay naghahanap ng aglo at gusto nyo, i-message nyo ako. Kasi baka mapag-usapan natin, i-dispose ko po yung iba na aglo. Kasi masyado nang madami. At itong space na bahay namin, hindi na kaya. So, kunti lang kasi ang space namin sa bahay namin. So, ito yung Snow White Aglo. Kakaiba din siya na aglo. Maliit lang siya. Ang dami-dami ng mga naglalabasan na aglonima, no? Mga sugar monsters, mga kansa. Yun yung mga mamahalin talaga. Yan yung isa sa maliit na aglo. Ito, isa to sa mga rare varieties ng aglo. Yung ate ko, nagmamine siya sa mga rare na lang na affordable or yung iniisip namin yung may potential na biglang taas. Kasi alam nyo, ang mga halaman, may kanya-kanyang time. May time na sikat, tapos biglang hindi na masyadong ganun kasikat. Tapos bigla namang yung mga dating ang mahal-mahal, tapos magiging mura. Nagmumura siya. So yan, ito na siya. Legacy ito, green legacy I think. Ito yung syngonium na isa. Minsan pang nananalo ka, syngonium yung nakukuha mo. May isa pa nga si Ate Beth, nagbigay sa akin ng peperomia. Kasi sa lahat ng mga plant varieties, peperomia lang ang wala ako. Wala kaming peperomia kasi natatakot kami kasi nga mahirap alagaan. At pag trina-travel kasi daw yon, mabilis matunaw. So wala akong peperomia kahit isa. Kaya hindi ako nagbablog ng peperomia. Ngayon si Ate Beth, nanalo siya ulit ng peperomia. Yung na-mine free plant niya, binigay na lang niya sa akin. So yan, ito na yung isang syngonium pa din. Ayan oh, may variegation siya, diba? Ayan oh. Ayan. So yan na yung isang syngonium. Kagaya nito, patagilid siya. So yan. So ito na yung Calathea na silver plate. Ito na yung silver plate. Ito yung hindi ko alam kung ano. Ganito pala talaga siya. Ganito lang siya talaga. Ayan. Rapidopora. So ito na yung pinakahuli, yung Diphen. Ang diskarte kapag kayo ay nagmamine ng mga halaman, huwag muna kayong agad-agad na magmamine, lalo na kung yung halaman ay in demand kasi mahal siya. Tapos kapag ka medyo naglaylo yung halaman, bababa yan ang presyo. Kaya dun kami or dun kayo pwedeng kumuha or mas mag-invest ng pagmamine. Kasi so, pagka yung halaman in demand, mahirap, ang mahal niya talaga. So yun,
So, ang ginagawa namin ganun. Kung hindi pa ganun kamahal, example kagaya dati ng mga heliconia o yung mga banana, hindi pa ganun kamahal dati. Pero ngayon, grabe, ang mahal na ng mga variegated heliconia, yung pink heliconia, sobrang mahal na. Isa din yung mga monstera dati, ang mahal-mahal. I mean, yung mga green na monstera deliciosa, ang mahal-mahal dati. Ngayon, medyo may makukuha ka na ng 500, one leaf, tapos may konting penetration. So, ito na yung panghuli, ito yung Diefenbachia. So, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin. Huwag niyo pong kakaligtaan na manood sa aking susunod na video upload. Sama-sama po ulit tayo, magkukwentuhan po ulit tayo. Ako po ulit, si Pitong TV. Ang isang simpleng buhay ko, ang mga simpleng videos ko ang magbibigay sa inyo ng pagpapahalaga, pagmamahal at inspirasyon para po tayo ay mangarap, tayo ay magtiwala na may darating pa rin para sa atin. At higit sa lahat, stay safe po tayo. Kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na video upload. Huwag po kayong magsasawa. At higit sa lahat, sana mag-like na po kayo at mag-comment. Aasahan ko po ang inyong masugid na panonood. At hindi pag-skip ng ads, malaking tulong po yun sa akin. Follow me also in my other social media accounts like Facebook, Instagram at Twitter. Pasensyahan nyo na, medyo maingay. May mga eroplano, may mga tricycle at may mga nagdi-drill sa kapitbahay namin. So, kita-kita po tayo ulit. Ito po ang totoong drama ng buhay natin. So, sana huwag kayong magsasawang manood. Abangan nyo ang susunod kong video. Bye! Salamat sa panonood sa aking bagong upload na video. Huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Pakihit mo na rin yung notification bell sa baba para updated ka kapag ka may bago kong upload na video. Huwag mo din kakalimutan na mag-like, comment, and share my videos. Kita-kita tayo ulit sa aking susunod na video upload. Maraming salamat po.